Sa Dammam. Okay. Paano ba nangyari po sa inyo? Anong nangyari sa inyo, ma'am? Ulit? Yung gas rin siya, nagluto yung amo ko sa taas. Ako sana magsalang doon sa ilalim. Opo. Pumuto, sir, papunta sa akin. Okay. At, na, may nakabukas siguro doon sa itaas, sir. Hindi ko alam. Okay. At tinakbo kayo sa ospital? Oo, 4 na araw na ako ngayon. Okay. Tinutulungan ba kayo ng inyong amo? Sir? May nag-aasikaso ba sa inyo? Emergency, sir, hindi nagtinawag. Pinaporwardan ko sila, sir, pero hindi nagre-reply. Okay, so yung agency ni si Hay ni si Hoy, wala. Tapos yung amo nyo po, hindi man lang kayo binibisita dyan o kinukumusta? Ma'am? Sir? Hindi man lang kayo kinukumusta ng inyong amo o dinadalaw dyan? Nagtawag lang, sir. Sige lang sila ng tawag. Tapos yun lang. Hindi naman po sinasadya yung pagkasabog. Iwan ko yung isa sila sa akin. Hindi sinasadya yun, sir, kasi hindi ko alam eh. Yung amo ko nag-open doon. Okay, sige po. So, aksidente po talaga yon. Oh, ang nakakasama lang ng loob, ni si Hay, ni si Hoy, wala kayo natanggap na tawag o pangungumusta mula sa inyong agency sa kabila nitong patuloy niyong pag-communicate sa kanila. Tama po? Nag-forward ako ng picture ko, sir, nga nasa hospital. Wala silang reply sa yung mga kaibigan ko. Nandito sa Dammam, pinoruward nila sa group chat, sir, wala. Alam niyo na po, ma'am, yung sitwasyon ng inyong worker na si Ma'am Alma. Yes po, she's in the hospital right now and nakikipag-coordinate po kami ngayon doon sa aming counterpart. Kaya lang po, medyo yung oras po ay magkaiba. Pwede po bang mamaya mga 4 o'clock mag-a-update po kami? Ay, hindi. Ma'am, pinadala na raw niya kayo ng komunikasyon. Nag-communicate na po sa inyo itong si Ma'am Alma. Dapat, ma'am, agad-agad sumasagot kayo. Huwag nyo na intern na kayo po'y masumbong pa sa amin. Opo, kaka-receive lang namin, sir. Pero huwag po kayo mag-alala at aasikasunin po namin yan kasi kaka-receive lang po namin ng message eh. Ma'am Alma. Sir. Kailan niyo po sila mi-message? Yung nakakunik ko dito, sir, mga 30 na, sir, kasi na-admit ako, sir, 29. Noong 29 niyo po? Hindi po, wala 29 po kami na-receive. Ma'am, sandali po, Ma'am Jenny. Ma'am Alma, kailan niyo po mi-message ang inyong agency rito sa Pilipinas? Yung kasama ko dito sa generic, sir, mo yung nag-message sila, sir, sa group chat. Okay, kailan po yun, ma'am? Parang 31 yata, sir, kasi doon pa ako nakakunik, sir. So 31 minessage? Oo. Yung agency? 30, 30, sir. Walang 31. Okay, 30. Sorry, okay. So 30. Anong pecha na ngayon? 3. So sabi mo po, Ma'am Jenny Castro, may-ari ng generic agency, katatanggap mo lang. Yes po, kaninang morning po. Minessage kayo nung 30 pa, 2 days ago. 2 days ago? Mm-hmm. 30? We received po kaninang 8 o'clock. Ah, so ibig sabihin, mabagal po yung transmission ng chat? Na-delayed, nagkaroon ng delayed transmission? Mm-hmm. Yes po. Ah, baka naligaw-ligaw pa sa area yung chat bago makarating sa inyo. Ako po ba yung kinakausap niya, opo, sir? Opo, kayo po. Kasi sabi niyo po, natanggap niyo ngayon lang. Sabi nitong kabila naman, nung 30 pa, minessage kayo. 30. Mm-hmm. Tapos merong 1. So more than 2 days. Okay. Sir, can you give us time until this afternoon? Pero alam ko po, nasa ospital na po siya. Chinek ko po agad. Nung malaman ko, chinek ko po agad. Tumawag kami sa family, nakausap namin yung anak. At yun nga po, nasa hospital siya, yung naano yung braso niya, pati po yung amo.
Maglipat sana ako ng amo, pero hindi, binalik nila ni ako ni Alonso sa amo. Ah, gusto niyo pong lumipat ng amo? Hindi, gusto akong maglipat ng amo. Ito po ang ating worker na disgrasya at mayroong konting kapabayan dito yung agency. Now, ang gusto po ng worker natin, lilipat na lang po siya ng ibang amo pag siya po'y gumaling. Is it possible? Ah, okay, okay. So, papupuntahan ko na lang po sa ospital para makita natin ang sitwasyon ni Alma doon at magkaroon ng kasiguruhan na siya'y hindi lalabas ng ospital until siya'y gumaling o kaya'y bigyan ng gamot para magpagaling. Ngayon, okay. Ang pangalawa ay dalhin na ho natin siya sa ating shelter kasi yun ang makakasiguro na gagaling siya. At kakusapin din natin si Alma kasi itong sinasabi niyang paglipat ay nakadepende rin dyan yung kahandaan niya sa Raffy. Opo. So, pagka naramdaman natin na hindi siya handa o kailangan niya munang umuwi, baka yun munang isagawa. Pero kung may kasiguruhan naman na determinasyon siya na lumipat ay maaari naman din yung kausapin yung kanyang ahensya doon at ahensya dito tungkol doon. And then of course, in regards to the agency here, ay tututukan din namin yung ahensya dito para mabigyan siya ng karampatang ayuda doon. Attorney Hans, talaga napakagaling nyo. Thank you po, Attorney Hans Kakdak, sir. Thank you. Mabuhay po kayo. Salamat, Sir Raffy. Alma, ay yung contact number na lang, Sir Raffy, ni Alma po. Off-air po, sir. Ibibigay namin sa inyo yung cellphone number ni Ma'am Alma. Magandang umaga salamat, po, Attorney. Po, Alma. God bless po. Ma'am Alma. Sir. Okay, pagkatapos nito, ibibigay po namin yung inyong pong cellphone number kay Attorney Kakdak para meron pong taga-polo pupunta dyan sa inyo, bisitahin kayo at gagawan po kayo ng assessment. Okay? Opo, at kung sir. Ano po yung tulong na pwede maibigay pa ng ating gobyerno. Okay, ma'am? Opo, sir. At yung agency po, mapapaimbestigahan din yan. Salamat po, Madam Alma. Ingat po kayo dyan. God bless po. Next time naman. Lumundag naman kayo kapag lalo pa ito emergency at na-disgrasya yung inyong worker. Lumundag kayo. Yes po, wag yes, yung, po sir. Huwag yung pa-relax-relax lang kayo. Petix-petix lang kayo. Huwag ganoon. Salamat po, Ma'am Jenny. Magandang umaga po.